Kausapin po natin si Assistant Director Rodel Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Ay, alam ko na parang sino kamukha mo. Sino? Si Bibi Arenas. Ah, pwede. Oo, diba may ganyang, parang may ganyang peg si Bibi Arenas dati. Oo, pero parang sa akin talaga Lydia Kuntapay. Ma'am Del, good morning sa iyo, Ma'am Del. Good morning, Ma'am. Good morning sa inyong dalawa at sa mga followers niyo. Magandang umaga po. Nakita mo ba kami? Kung alam mo niya yung costume mo? Ay, costume namin. Yes, anong costume namin? Alam, buti po si Ma'am Del, alam niya. Ma'am Del, sana nag-costume ka rin kasi alam ko merong nanay si Moana dun eh. Sabi ni Ma'am Del, ang kapal ng mukha mo. Mas matanda ka kaysa sa akin. Tapos ako pa yung nanay. Hindi, pero maganda yung nanay. Maganda. Ay, pero matanda. Dahil nanay. Basta bibili ko ni Camille ng costume. Sinali din pala siya. Alam mo, ma'am, kami magbabayad nito. Huwag kang magpapaniwala dyan. Sisingilin po sa amin ito pagkatapos. Kaya nga. Oo, kami na po yung nagmumukhang tanga. Kami pa magbabayad. Oo, ang laki ng sisingilin sa amin ni Camille. Eh, mukha nga ako ni Lydia Kuntapay. Lilia, partner. Iba yung Lydia. Lydia naman, Litson yun. Ah. Iba yun. Iba. Ay, goodness ko po. Ma'am Del, bad news! Oh my goodness. Yeah. Nabawasan po ba yung estimate ko kahapon sa 3 days na more than 2 pesos? O more than 2 pesos pa rin? More than 2 pesos pa rin. Pero compared ng 3 days, mas mataas. Bumaba ng kaunti. Sige nga, estimate mo nga, ma'am. Sige, go, ma'am. Magkano? Okay. Base po sa 4 na araw na monitoring natin, magkakaroon po ng increase sa lahat ng presyo ng produktong petrolyo. Ang estimated range po for gasoline, mga 2 pesos hanggang 2 pesos and 30 centavos. Sa diesel naman po, 2 pesos and 35 centavos hanggang 2 pesos and 65 centavos. At sa kerosene naman po, 2 pesos and 45 centavos hanggang 2 pesos and 55 centavos. Oh my goodness, malaki nga! Ayan, nabura lahat yung ating mga kaya nga nakaraan. Ma'am, ipaliwanag mo muna anong reason, ma'am, bakit ganyan kalaki? Yun po, ang kadahilanan sa mangyayaring pagtaas ng presyo, yung pa rin pong pag-escalate o paglawak ng conflict sa Middle East na magiging dahilan po kung na magkaroon ng supply disruption. Tapos talaga pong tumaas yung tinatawag nilang war premium. Di ba pa, nagsimula ang pagtaas nung Monday pa lang po. Nung tamaan ng strike, naglabas ng strike ang Iran. Tapos ngayon, nakatamba naman itong si Israel na gumante. Tapos ang pangalawang kadahilanan po, yung hurricane na nangyari sa United States, yung Milton, na nagkaroon po naman ng disruption sa mga energy delivery services nila. So dalawang main reason po na nakapagpabago ng direction ng presyo. Eh paano po yan? Mukhang wala namang planong tumigil yung isa't isa, no? Gaganti yung Hezbollah, gaganti naman ulit yung Israel, sasali yung Syria, yung Iran naman threatened yung kanilang oil facility, walang katapusan, ma'am. Hindi, kasi sabi nga sa iyo may mga kadahilanan para humatak, di ba, pababa. Di ba, yung weaker demand ng China, mahina ang demand ng China. So malaking factor yun. Pero hindi po siya umiral today or this week. Pero kung sabi ko nga, di ba, yung sa 3 day, mas malaki pa. Kaya, tapos nitong Thursday, bumaba ang presyo. Ah, okay. So, lahat na yan, ma'am, kawing-kawing, pagtaas ng, baka mas mahigit ng 2 piso? Tama ba? Ayan o, nasa harap mo yung estimate. Eh, wala Thursday akong mata pa lang, sa likod ko. Magkano nga? 2 pesos to 2.30. So, lahat na yan. Tinan mo yung diesel. Diesel? Ha? Pambihira. Kerosene, tinan mo, $2.45. Huwag na lang po tayo maglabas ng ating mga sasakyan. Hindi, pero may isang araw pa naman, Ma'am Del. May pag-asa pa? May pag-asa pa bang, kahit mabawasan na lang, matapyasan mag less than 2 pesos, may pag-asa pa ba? Hindi, siguro yung gasoline ko talagang, kasi 2 pesos ang minimum sa rate eh. Kasi kahapon nga, pababasa na ngayong Friday, bumaba din. Pero malabo na yan ma-overturn. Ibig sabihin, wala na. Increase na talaga next week. Increase po talaga by Tuesday. Oh, wala pa na. Increase na. Magpakarga ka na bago mag... Yun na nga, bago mag-Tuesday. Monday. Monday night.
Oo. Kasi pero, otherwise, wala. Talagang ganun ang buhay, no? Mm-hmm. Masakit. By the way, Ma'am Del, kailan po magpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng dagdag naman para naman sa dagdag na 1% sa biodiesel? Diyos ko po, diesel din yun. Ayun lang nga, mataas din. No. Ayun nga, sa ngayon, hindi pa nila pinatutupad, di ba? Pero sana wag naman ding sabay-sabay yung one time. Pwede nilang staggered. Para lalo na hindi sasabay sa adjustment sa international oil market. Oh, can you imagine kung ang sabi ng bagong estimate, sabi nung Jetty, kausap ko si Leo Bellas, umabot na rin ng 80 centavos ang equivalent partner na increase doon. Can you imagine kung 80 yun plus may 235, edi mahigit 3 piso na, Ma'am Del. Maria Josep. Pag naman sana, huwag mo na po. So may pakiusap ba kayo? Anong pakiusap nyo sa mga oil companies na huwag mo na ipatupad this next week? Hindi, inaayos pa rin naman talaga yung implementation kasi, di ba, part ng implementation, yung regular monitoring namin sa depo. So, kailangan ma-inspect din namin yung kanilang mga depo hanggang sa retail outlet in that station. Sana nga po. But, sana. Kawawa yung mga chuper. Ang diesel kasi partner ang nagkakarga, jeepney driver, bus driver. Public utility talaga. Tsaka ginagamit din, ma'am, sa power generation, ano, may diesel diesel konti power. Konti na lang. Mo. Sana naman, Diyos ko po. Maraming salamat, Ma'am Del. Thank you po. Okay, thank you, ma'am. Happy weekend po. Happy weekend. Yan po si Ma'am Rodela Romero, ang director po or assistant director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.